December 15 ang simula po ng simbang gabi. Titikman nyo na ang pinakamasarap na puto bumbong at bibingka. Simula na rin po ng pagtitinda. Para matikman nyo po ulit yung binabalikan nyo, taon-taon na bibingka at puto bumbong. Hindi po kumpleto ang pagsisimba ng tao pagka hindi po nakabili ng bibingka at puto bumbong. Kasi traditional na po natin na bumili ng ganito pagkatapos po natin magsimba eh. Tuwing Pasko, malamig ang simay ng hangin, lalo na sa simbang gabi. Pero mas masarap pag naaamoy nila ang usok ng bibingka at puto bumbong. Tuwing simbang gabi lang po kami nagluluto. Maliit pa po kami, nagtitinda na po kami ng puto bumbong. Tumutulong na po kami sa tiyahe namin. Ano po yun, taon-taon po dito po kami nakapwesto. Dalaga pa lang ako, nagtitinda na ako ng puto bumbong sa Tita Mila ko dito sa simbahan. Kami ang bagong generation na nagtitinda ng puto bumbong. Minana ko itong pagluluto ko sa mother ko dito sa San Felipe Heritage sa Mandaluyong. Dito po kami nagtitinda sa may gilid po ng simbahan ng Santo Domingo Church. Ako si Presip, mula Tsapula, titinda ako ng puto bumbong at bibingka. Ako si Mayeng, ang anak ng may-ari ng Sandra's puto bumbungan. 13 years na akong nagtitinda ng puto bumbong. Ako po si Raymar Triba, nagtitinda po ng bibingka at puto bumbong sa may Santo Domingo. Natutuwa ako nung sinasama ako ng mama ko sa dati niyang tinitindahan. Dati tagagupit lang ako ng bibingka hanggang sa pinagtry akong magtaktak ng puto bumbong hanggang sa natutong magsundot. Pinagtitindahan ko ngayon si Tita Mila ko mulat sa pool, kasama niya ako mamili. Tututo rin ako sa kanya kung paano pagtitimpla ng puto bumbong at bibingka. Pinagkakatiwalaan niya ako dito sa bibingka at puto bumbong. Tagal na po siguro mga 8 years old pa lang ako, nagtumutulong-tulong na po ako dito sa tita ko. Binabalik-balikan ang puto bumbong at bibingka namin. Binabalik-balikan po talaga yung paninda namin. Kasi ganun nga po eh. Yung iba, kung bumili, walang anak, walang jowa, walang boyfriend, girlfriend. Tapos pagbalik dito, meron na. Ano ba yan? Ganto po talaga ang pagluluto niyan. Pagka hindi po kasi ganto, hindi mo po makikita yung sarap. Ito po yung proseso ng pagkagawa niyan. Ito po yung malagkit na bigas na kinadkad, pinagiling. Tapos ganto lang po paglalagay ng galapong. Ganto po pagluto na siya. Umuusok na po yung ibabaw. Tapos aanoyin niyo lang po para maluto ulit yung mga gilid po. Tapos tataktakan niyo ng ganto. Alabas na po. Ganun lang po uli. Lagyan nyo uli. Tapos pag umusok, nagiging ubi na po. Nagiging violet na. Tapos gagantuin nyo lang po uli. Ayan po, luto na po. Ganyan po yung pagkaluto. Ganito po ang pagproseso ng pagluluto ng bibingka. Una, lalagyan ng dahon. Tapos yan, yung galapong. Bigas po kasi siya. Lalagyan po ng mga ano. May
itlog na sariwa. Tapos yung mga, kung anong mga ingredients para iba. Na itlog na maalat, keso. Ganyan lang pong pagluluto ng bibingka. Tapos tatakpan na po. Ang pinantakit po sa kanya yung lata po na may baga. Pares po may baga, ilalim, ibabaw, may baga po yan. Para pares din po maluto. Kailangan po sa bibingka, pantay po yung... May pantay po na init, ibabaw, tsaka taas. Para pantay din po ang pagkaluto sa loob. Pagka golden brown na siya, tapos matigas na yung loob, luto na po siya. Yung bibingka po natin, gawa po sa bigas. Kasi yung iba pong bibingka, gawa po sa harina eh, kaya medyo matigas. Ito po kahit po kinabukasan yung kainin, malambot pa rin po siya. Kasi gawa po sa bigas, tapos meron pong mga sikretong nilalagay. Kaya po namin nilalagay ng daon ng saging para hindi po siya masunog yung ibabaw. Tapos yung ilalim niya naman po, medyo mahina lang po yung apoy para hindi po masunog yung... Yung nyog po, pwede rin po, masarap din po siya sa bibingka. Tinda namin, nung wala pang pandemic, maganda ang kita namin. Dati, ang lakas namin. Dati po kasi nung hindi pandemic, September pa lang, October, nagsisimula na po kami ng bibingka, putubumbong. Ngayon na nagkaroon ng pandemya. Ngayon lang po kami nakapagsimula, gawa din po nung bawal lumabas po. Kasi mas binabalik-balikan ng mga tao, at alam ng mga tao pagdating ng September hanggang December, may putubumbungan at bibingka na. Kaya yun po. Masyadong malungkot kasi hindi kami nakapagsimula kaagad. Ngayon nagkaroon ng pandemic, medyo bumaba ang kita. Panggastos lang sa araw-araw. May mabili lang kami bigas at maulam lang kami. Pero okay lang, sapat na rin sa pang-araw-araw na gastusin, tsaka pagkain, sa bayad dito, bayad doon. Pero sapat naman lahat. Madami po kaming mga bumibili dito, bumabalik. Tapos minsan, bibili lang muna ng isa. Hanggang sa pag nasarapan na, bibili na ng 10, 20, mga ganong piraso. Ngayon, kung kayo po ay nanonood ng minsan sa bahay nyo, pwede nyo na pong sabayan ng bibingka at putubongbong ang kanilang panonood. Yung iba po kasi hindi nakakatikim, pinapa-order na lang sa amin. Pwede naman po kami mag-deliver online kung gusto niyo po para matikman niyo po yung sarap at lasa ng bibingka at puto bumbong namin. Lahat po ng bumibili sa amin, matanda, bata, tsaka mga ano po, binata. Binabalik-balikan ang puto bumbong at bibingka namin sa lasa, sa ingredients ng amin at hindi kami pare-parehas ng luto ng bibingka at puto bumbong. Hanggang bagong taon po kung may kailan may order. Dami pa rin pong mga dati kong customer na bumabalik. Ganun pa rin. Kung ano yung dati naming luto, yung pa rin ang hinahanap-hanap nila. Hindi pa rin daw nagbabago, masarap pa rin daw. Parehas naman po, same lang pong mabili siya. Kahit po yung mga pare at madre, umorder po sa amin ng bibingka, tas puto bumbong. Kagahapon po, umorder siyang bibingka sa amin ng pare, 40 pieces. Tas ngayon naman, puto bumbong naman po yung ino-order nila, 50 pieces. Mga customer po namin, mga ano din po eh, mayayaman. Minsan po pinapa-order pa sa amin. Dadalhin pa ng ibang bansa. Kaya yun po, kaya doon ko din po nalalaman na ayos po yung paninda namin.
ang mapapano ko lang, mas masaya kung sama-sama tayo mag-anak sa loob lang ng bahay o kaya sama-sama tayo magsimba para mapil natin ang araw ng Pasko kahit nasa pandemic tayo. Sana bumalik na sa normal at manalig lang tayo sa Diyos na nakagabay sa atin sa araw-araw na huwag tayong pabayaan, lalo na ngayong may pandemic. Opo, sana nga po maging maganda na yung taon natin next year. Para maaga kami makapagsimula, maaga din po nila matitman yung luto namin na bibingka at puto bunggong. Bago po magpasko, dito po lagi, ano po yung taon-taon po dito po kami nakapwesto kasi dito rin po kami kilala ng tao eh. Hanggang ngayon, nagtitinda pa rin ako. Sa ngayon, kasama pa rin niya ako. Pagsapit ng Pasko, kami pa rin magkita ang magkasama.